May kwento daw tungkol kay San Jose. Deboto ka na? Ibig sabihin, mga deboto po tayo ni San Jose, di ba? Deboto ba kayo ni San Jose? Ha? Of course! Ano? Of course, deboto tayo ni San Jose. May kwento daw sa isang deboto ni San Jose. At maniniwala siya na pag may hinihingi siya ni San Jose, ay hindi siya bibiguin. Alam po niyo kung anong hiningi niya? Babae po ito, babae. Ano po yung hinihingi niya? Na sana magkaroon siya ng girlfriend. Yung mga dalaga dito, no? Na wala pang boyfriend, pwede rin siguro kayong humingi ng, nabigyan kayo ng boyfriend. No? Tumama si Lola, oh. Baka humingi si Lola ng boyfriend, no? So, yun yung panalangin. Humingi siya ng boyfriend. Kaya pag tuwing nasa harap siya ng altar, nandoon ang poong ni San Jose, estatua ni San Jose, sasabihin niya, San Jose, bigyan po ako ng boyfriend. Eh, lumipas ang isang taon, hindi siya nabigyan ng boyfriend. Pero matyaga siya. 2 taon, hanggang umabot ng 10 taon, hindi po siya binigyan ng boyfriend. Hindi, nainis na po siya. Medyo ang inis ay humantong sa tampo. Ang tampo, humantong sa medyo nagagalit na siya kay San Jose. Sabi niya, bakit naman ganun ka, San Jose? Pinaasasa mo ako sa wala. Ahantong naman pala sa wala. Sa galit po niya, kinuha niya ang poong San Jose at tinapon niya sa bintana. Siguro magbo-born again na siguro siya kasi tinapon na niya yung poong San Jose sa ano. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga born again. Ano? Magbo-born again na lang siguro siya. Nako, nung pagtapon niya, may naglalakad na isang lalaki. Tamang-tama, pagtapat sa bahay nila, tumama sa ulo. Eh, ang bigat-bigat kaya ng poong San Jose, di ba? Hindi nasugatan. Napasigaw sa sakit. Duguan. Eh, nung narinig ng babae na duguan, sinilip niya, nakita niyang duguan, na konsensya siyempre, siya ang dahilan eh. Kaya tumakbo, dinala niya sa bahay, nilinis yung sugat, ginamot, pinakain. Simula noon, naging kaibigan niya itong lalaking ito. At paglipas ng mga araw, naging kaibigan, nililigawan siya at naging siyota niya. Oh, di ba? Ang ganda ng story, ha? Di ba? After 10 years, binigyan siya ng boyfriend. Dininig ni San Jose ang kanyang panalangin. Kaya si Pope Francis nga, nung pumunta siya dito, sabi niya, pag may kailangan siya ni San Jose, susulat niya ang kanyang kahilingan, ilalagay niya sa ilalim ng ano, yung The Sleeping Joseph. Papahigaan niya. At sabi ni Pope Francis, talaga namang epektibo daw. Kaya tuloy nung nasa Manila pa ako noon, araw-araw talaga may nagpapabless ng Sleeping Joseph. Simula nung sinabi ni Pope Francis na ginagawa niya pag may kahilingan siya. Mga kapatid, pinagdiriwang natin kapistahan ni San Jose. Tayo po ay mga deboto ni San Jose. Ang tema po ng ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose ngayon ay si San Jose, modelo ba? Modelo ng huwaran ng kabataan at ng mga huwaran natin at ng kabataan dahil year of the youth ngayon ng pagmimisyon. Huwaran ng pagmimisyon. Siguro yan din ang hihingi natin kay San Jose ngayon. Sana po matulad tayo sa kanya sa pagmimisyon dahil tayong lahat naman ay nung tayo'y nakatanggap ng binyag, tayo'y binigyan ng misyon ng Diyos.
Tatlong bagay ang nakita ko na mahalagang pinakita ni San Jose bilang isang huwara ng pagmimisyon. Una po, pag sinabi kasi natin misyon, ibig sabihin tinawag ka ng Diyos dahil may ipapagawa siya sa iyo. May misyon kang iniatas sa iyo. Padala ka, may ipapagawa siya sa iyo. At para malaman mo kung anong ipapagawa ng Diyos sa iyo, kinakailangan na meron ka talagang sensitive ka, meron kang isang malalim na ugnayan sa Diyos para ma-discern mo kung ano talaga yung plano ng Diyos sa buhay mo. Anong misyon ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo? At ito makikita natin sa buhay ni San Jose. Makikita natin dahil sa ating ebanghelyo, narinig nga natin na nagbabalak siyang hiwalayan si Maria sa lihim dahil nga nung takda na silang ikakasal, wala pa naman, hindi pa naman sila nagsasama, ay nabuntis na siya. Nabuntis na siya, kaya gusto niyang hiwalayan. Pero bago mangyari ito, nung nakatulog siya, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Nagpapadala ng isang mensaheng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Paniliwanag kay Jose kung bakit, ang nangyari kay Maria. Mga kapatid, itong eksena na ito, yung pangitaing naranasan ni San Jose, tanda ito na siya ay isang taong may isang malalim na ugnayan sa Diyos. Hindi naman mangyayari ito kung hindi siya rin isang taong talagang malapit sa Diyos. Kaya naunawaan niya, naintindihan niya ano ang kanyang misyon ngayon dahil siya ay malapit sa Diyos. Kaya pag ang pag-usapan natin ay pagmimisyon, napaka-basic requirement yung ating malalim na ugnayan sa Diyos para malaman natin anong ipagpagawa ng Diyos sa atin. Kaya siguro sa no, napaka-importante sa atin, no? We develop that intimate and personal relationship with the Lord because it is only when we are close to Him that we'll be able to discern what's His mission for us. Kung ano yung misyong iniatas niya sa atin. So ito yung halimbawang pinakita ni San Jose. Second is that kung titingnan po ninyo, si San Jose ay hindi po madaldal na tao. Hindi po showy na tao. Hindi po outstanding in terms of yung na makikita sa bakit po nasabi ko ito? Dahil we have very limited resources in terms of knowing ano talaga, sino talaga siya, anong ginagawa niya. Except itong sinunod niyang kalooban ng Ama. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin na si Jose ay hindi masyadong mahilig siguro sa salita. Ang sa kanya ay gagawin lang niya kung anong pinapagawa ng Diyos sa kanya. May nagbigay po sa akin ng t-shirt na nakasulat ay gawa, hindi salita. I think that it expresses aptly the real meaning of mission. Mission is nothing else but a life of witness, pagpapatutuo. No? Hindi so much, I remember si St. Francis, nung tinipon niya ang kanyang mga disciples, alagad, upang ipadala sa iba't ibang mga mission, ang habilin ni Francis ay sabi niya, speak only when it is necessary. Magsalita lang kayo kung kinakailangan. Ano po ibig sabihin?
hindi kailangan magsasalita ka. Gawin mo lang. Dapat mong gawin. Pakita mo sa pamagitan na iyong gawa. Which reminds me of a friend. Meron akong kaibigan, isang American, who used to work as a missionary in Davao. Pero nga, medyo dahil sabi niya, marami na namang pari, marami na mga lay workers doon sa kanyang na pinagmimissionan. He volunteered to work in Bangladesh as a missionary. At siguro po familiar kayo sa Bangladesh. Saan ba ang Bangladesh? It's in Asia, of course. No? Ang Bangladesh is predominantly Muslim country. Nag-volunteer po siyang doon siya mag-mission. Alam po niya, kurento niya, nung minsan dumalaw siya dito, sabi niya, tinanong namin siya, anong ginagawa mo sa Bangladesh, Father? Sabi niya, ginagawa ko, hindi ko kailangan ipakilala ang pari ako, hindi ko kailangan ipakilala ang Kristiyano ako. Ang ginagawa daw niya, yan yung routine niya. Wake up early in the morning to pray, and then celebrate the Mass. After, then eat breakfast. After eating breakfast, ang gagawin niya, maglalakad siya sa kalsada. Sa Bangladesh po, mahirap na bansa din po ito. Marami daw na mga mahirap na sa kalsada din. No? Can just imagine if you... Pagpunta kayo sa Manila, marami mga mahirap mga pulubi dyan sa Manila. Siguro mas marami pa sa Bangladesh. No? May mga sugatan, may mga talagang dying na madadaanan mo sa kalsada. Ang ginagawa po niya, tinutulungan niya itong mga mahirap ito. Yung dying, no? Papakainin niya, lilinisin, paliguan. So that's his routine every day. Every day, routine niya po yon. One day, na-curious yung mga kapitbahay niya. Sabi niya, sino ka ba? Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ginagawa? Bakit mo tinutulungan itong mga mga mahihirap na namin? Saka na lang niya i-explain. Kaya ko tinutulungan kasi ako po ay isang Kristiyano at ako po ay naniniwala kay Kristo na nagsabing, mahalin mo ang iyong kapwa. Ako po ay isang pari. So, saka na lang po siya nagsasalita. But, before explaining to them who he is, ay pinakita mo niya sa gawa. No? Pinakita mo na niya sa gawa. I think this is what Saint Joseph is telling us in his life. No? Walang masyadong salita, walang masyado siyang binabanggit. Hindi sa Biblia nga, wala kang marinig o mabasa na siya ay nagsasalita. No? But, he is truly a witness. If you have been to a pilgrimage to the Holy Land, kasama kasi ng pilgrimage sa Holy Land, yung mostly kasama yung pupunta ka sa Egypt. It's another country. No? In Cairo, mayroon din mga Kristiyano doon, yung Coptic Christians. They have a strong devotion to Saint Joseph. Bakit po? Kasi, remember, after the birth of Jesus, nung balak patayin ni Haring Herodes ang mag-anak, di ba tumakas sila, nagpunta silang Egypt, and stayed there for a while. And since then, makikita mo yung impact ng visit ni Saint Joseph kasi very strong yung devotion nila to Saint Joseph. It means, wala siguro siyang sinasabing masyadong